magandang araw po sa inyong lahat. Nandito po tayo bilang pag-alaala sa ginawa ng Panginoong Hesus doon po sa krus ng Kalbaryo, mahigit 2,000 taon na po ang nakararaan. Ang unang sa 7 wikang kanya pong sinambit ay matatagpuan doon po sa Lucas 23, versikulo 34. At ganito po ang pagkakatala. Sinabi ni Hesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat di nila alam ang kanilang ginagawa. Mga magulat, mga kapatid, ang Panginoong Hesus noon ay nakapako sa kalagitnaan ng 2 lalaking hinusgahan bilang mga kriminal, isa sa kanyang kanan at isa sa kanyang kaliwa. At nung kanyang sambitin ang mga bagay na ito, ang kanyang iniisip po ay ikaw at ako. Kinausap niya ang kanyang Diyos Ama. Tandaan po natin, ang Panginoong Hesus lang ang bugtong na anak ng ating Diyos. Kaya po naman, mga magulang at mga kapatid, kapag ating tinanggap ang Panginoong Hesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, mararanasan po natin ang biyayang maituring bilang mga anak ng Diyos. Ayon po doon sa John chapter 1 verse 12, ang sabi po roon, ang sinumang sa kanya tumanggap o sumampalataya sa kanyang pangalan ay kanyang ituturing bilang anak ng Diyos. Ang ikalawa po at marahil ang pinakamahalaga ay nung kanyang sambitin patawarin mo sila. Mga magulang at mga kapatid, alam po nating lahat, lahat tayo ay makasalanan. Ito rin po ay pinatunayan ng salita ng Diyos. Sabi po ng Romans 3:10, lahat daw po tayo ay hindi gumawa ng anumang kapwiran. Lahat ay gumawa ng kanya-kanyang mga maling bagay. Sabi po ng Romans 3:23, lahat tayo ay nagkasala. Ngunit kung sabihin ng Panginoong Hesukristo, patawarin mo sila. Mga magulang at mga kapatid, lahat ng ating mga kasalanan ay napatawad ng ating Diyos Ama. Kaya po naman, lahat tayo ay nabigyan ng pagkakataon na maibalik ang magandang relasyon natin sa ating Diyos. Kaya magulang at mga kapatid, lagi po nating tatandaan ang kahilingan ng ating Panginoon na tayo ay mapatawad, ay ginawa na ng ating Panginoong Hesus. Ang katotohanan po, ang Diyos Ama, ang Diyos Anak at ang Diyos Espiritu Santo ay nagtulong-tulong upang kumpletuhin at ganapin ang pangangailangan ng sangkatauhan na kaligtasan. Ang Diyos Ama, isinugo niya ang kanyang bugtong na anak. Ang Diyos Anak, nagdusa para tayo pong lahat ay mabayaran sa ating mga kasalanan. Na ang sabi ng Romans 6:23, the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Christ Jesus. Kaya mga magulang at mga kapatid, atin pong pakinggan at pamuhay ang mga mensaheng ito ng ating Panginoong Hesukristo. At ang banal na Espiritu, mga magulang at mga kapatid, ay nandito sa kanyang iglesia, sa bawat mananampalataya na nagbigay ng kapangyarihan upang ay salita ng Diyos ay ating pong mapakinggan at ating pong mga maunawaan. Mga magulang at mga kapatid, sa pag-alala po natin sa ginawa ng Panginoong Hesukristo doon sa krus ng Kalbaryo, gawin po natin makabuluhan, tanggapin po natin siya bilang ating Panginoon at sariling tagpagligtas. Humingi po tayo ng tawad sa lahat ng ating kasalanan at magsimula po tayong mabuhay sa gitna ng kanyang kalooban. Maglingkod po tayo sa kanya. Hintayin natin siya ng may katapatan hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Sabi po ng salita ng Diyos sa 1 John 1:9, o ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa lahat ng ating mga nagawang kamalian. Sabi rin po ng Romans chapter 10 verse 9-10, kung ipapahayag ng ating bibig sa sampalataya ng ating puso na si Jesus ay namatay at muling nabuhay, tayo daw po ay magkakaroon ng kaligtasan. At ang pinakamahalaga po sigurong salita ng Diyos na kailangan nating ulit-ulitin at balik-balikan ay ang sinabi ng Biblia doon po sa John chapter 3 verse 16, For God so loved the world, He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him shall not perish, but have an everlasting life. Mga magulang at mga kapatid, sa pag-alala natin sa ginawa ni Jesus, tanggapin po natin siya upang magkaroon ng kabuluhan. Ang kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo at lagi nating tatandaan, ang ginawa niyang paghihirap po roon, kasama ang kagalingan sa sakit, karamdaman, kalayaan sa anumang uri ng sumpa, kasama po ang kahirapan at pamumuhay ng merong kabuluhan at isang masayang buhay hanggang sa kanyang muling pabalik. Mga magulang at mga kapatid, pagpalain kayong lahat ng ating Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo sa pangalan ni Jesus. Amen! Praise the Lord! Ngayon naman po ay tatalakayin natin ang ikalawa sa 7 huling wika ng ating pong Panginoong Hesus na matatagpuan po natin sa aklat ng Lucas chapter 23 verse 43. Ang sabi po dito, Sumagot si Hesus, sinasabi ko sa iyo, ngayon din ay isasama kita sa paraiso.
So dito po sa talatang binasa natin sa ikalawang huling wika ng ating Panginoong Hesus, ay makikita po natin ang isang katotohanan na kung saan ang kaligtasan po ng tao ay matitiyak lamang natin hindi sa pamamagitan ng ating pong mga gawa, kundi sa pamamagitan ng pagkilala at pananampalataya sa ating Panginoon. Nung ipako po ang ating Panginoong Hesus, meron po siyang kasabay na dalawang magnanakaw. At yung una po, sa aklat ng Lucas chapter 23 verse 39, ay sinabi na inalipusta ang ating pong Panginoong Hesus. At ang sabi po niya, hindi ba ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang iyong sarili at kami na rin. So makikita natin dito na sa halip na siya ay magkaroon ng mababang puso, magpakumbaba sa Panginoon, ay inalipusta pa niya ang ating Panginoon. Subalit yung pangalawang magnanakaw ay nagsabi po ng kanyang saloobin na kung saan ay siya ay kumilala sa kanyang kasalanan at kinilala niya ang ating Panginoong Hesus sa kanyang buhay. Ang sabi po doon sa verse 42, ang sabi po nung ikalawang magnanakaw, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. So makikita po natin dito, dalawang magnanakaw, dalawang nasa bingit ng kamatayan, at parehas po silang may pagkakataon na maranasan ang buhay sa piling ng ating pong Panginoong Hesus. Subalit, ang isa sa kanila po ay hindi nakasama ng ating Panginoon sa kadahilanan na hindi po siya nagpakumbaba sa ating Panginoon at hindi niya kinilala ang ating Panginoon sa kanyang buhay. Hindi po tulad ng pangalawa na kung saan siya po ay nagpakumbaba at kinilala niya ang ating Panginoon sa kanyang buhay sa pamamagitan ng pagsasabi na alalahanin mo ako sa iyong pagdating mo sa iyong kaharian. At kaya sumagot ang ating Panginoong Hesus nang sabi niya, sinasabi ko sa iyo, ngayon din ay isasama kita sa paraiso. So napakaganda pong mensahe sa buhay ng sangkatauhan, lalong-lalo na po yung mga sa oras na ito ay nakakapanood ng programang ito, na kung saan ito po ay nananatiling available sa atin maging sa kapanahunan natin, na maranasan po natin ang isang katiyakan sa buhay sa piling ng ating Panginoon, hindi sa pamamagitan po ng ating mga gawa, kundi sa pamamagitan ng ating pagpapakumbaba sa ating Panginoong Hesus at pagkilala sa Kanya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Ang sabi po ng Ephesians chapter 2 verse 8 and 9, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ang kaligtasan ito'y kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Yung dalawang magnanakaw po, wala na silang pagkakataon para bumaba doon sa krus para gumawa ng mabuting bagay. Subalit yung isa sa kanila ay nagkaroon ng katiyakan sa buhay na walang hanggan. Hindi dahil sa kanyang mga gawa, kundi dahil siya po ay nagpakumbaba sa ating Panginoong Hesus. Kinilala siya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Maging sa buhay po natin, mga magulang at mga kapatid, kung gagawin po natin ang ginawa ng isang magnanakaw na kung saan siya po yung nagpakumbaba sa ating Panginoong Hesus, kinilala siya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, ay pupwede rin po nating tanggapin ang isang katiyakan sa buhay na walang hanggan na ipinangako ng ating Panginoon. Kaya sa oras pong ito, nawa po ang mensaheng ito ay maging makabuluhan sa buhay po ng bawat isa sa atin. Lalong-lalo na po sa kapanahonang ito. Na kung saan tayo po ay nasa panahon ng global health crisis. So wala po tayong ibang po pwedeng takbuhan maliban lamang sa ating Panginoon. Salamat po and God bless us all. Buksan po natin ang ating mga banal na kasulatan sa aklat po ng Juan, Kabanatang 19, talatang 26 hanggang 27 para po sa ikatlong huling wika ng ating Panginoong Hesukristo. Pagkakita nga ni Jesus sa kanyang ina at sa nakatayong alagad sa kanyang iniibig, ay sinabi niya sa kanyang ina, "Babae, narito ang iyong anak."
Nang magkagayoy, sinabi niya sa alagad, "Narito ang iyong ina." At buhat ng oras na yon ay tinanggap siya ng alagad sa kanyang sariling tahanan. Purihin po ang ating Diyos. Ang unang wika ay nagsasaad ng kapatawaran. Ang pangalawa naman ay tungkol sa kaligtasan. Sa pangatlong wika po ng ating Panginoon, ito po ay nagsasaad ng pagmamahal. Habang pinagbubulay-bulayan ko po, ang pangatlong wika na nabanggit ng ating Panginoon habang siya'y nakabayubay doon sa krus ng Kalbaryo, habang pinagdurusahan niya ang kasalanan na hindi naman siya ang gumawa. Noong mga oras na yon, sa kanyang pagkabayubay sa krus, nakita niya at the foot of the cross ang isang babaeng minamahal niya. Ito ay walang iba kung hindi si Maria. Umiiyak, heartbroken, unconsolable. Noong mga panahon na yon, ang ating Panginoong Hesukristo ang siyang nakabayubay sa krus. Siya ang nagdurusa at damang-dama niya ang sakit, ang lahat ng uri ng pasakit. Pero sa mga pagkakataon pong ito, habang pinagmamasdan niya ang ina niya na sobrang minamahal niya, nabagbag po ang kanyang puso. Kaya sa pagkakataon pong ito, pagkakita nga ni Jesus sa kanyang ina, ang sabi po ng banal na kasulatan, at sa nakatayong alagad na kanyang iniibig, ay sinabi niya sa kanyang ina, "Babae, narito ang iyong anak." Dahil po ang puso ng ating Panginoon ay sobrang nabagbag, isang anak na punong-puno ng pagmamahal sa kanyang ina. At upang mabigyan siya ng katiyakan na siya po'y maaalagaan ng totohanan, totohanang magbibigay, isang taong makapagbibigay ng malasakit at pag-aalaga sa kanya, ipinagtagubili niya ang kanyang ina sa kanyang alagad na minamahal. At ang sabi po ng banal na kasulatan, "By turning to the beloved disciple, by entrusting him with his mother's care," ang ating pong Panginoon nung oras na yon, bago siya mamatay sa krus ng Kalbaryo, ang kanya pong pagmamahal sa kanyang ina ay may kasamang responsibilidad, obligasyon. Kaya nga ipinagtagubili niya siya sa kanyang alagad na minamahal. Ipinagkatiwala ni Jesus ang kanyang inang si Maria sa kanyang minamahal na alagad na noong oras na yon, bagamat may mga anak pa, subalit ang mga kapatid ni Jesus ay hindi katulad ni Maria sa pananampalataya at sa paniniwala sa kanya. Kaya nga, ang pangangalaga, ang pagmamahal ay ipinagkaloob, ipinagkatiwala ng ating Panginoon sa kanyang minamahal na alagad para sa kanyang ina, upang sa ganon ay makatiyak siya na mapapangalagaan ito. At dahil dito, isa rin naman pong hamon ang ibinigay niya sa nag-iisang disipulo na hindi siya iniwan. Marami pong mga alagad ang nagsabing hindi siya iiwan. Pero nung oras na yon, ang kasama ng kanyang ina, bukod doon sa ilang mga babae, ay ang kanyang minamahal na alagad. Walang iba kung hindi si Juan. Kaya ang sabi po niya ng ating Panginoon sa ating minamahal na disipulo, ipinagtatagubili niya ang kanyang minamahal na ina. Sa talatang ito, tinitiyak ng mahabaging anak na si Jesus na ang kanyang ina sa lupa ay maaalagaan ng maayos, mamahalin at pagmamalasakitan pagkatapos niyang mamatay. Itinagubili ni Jesus ang kanyang ina sa kanyang alagad na siyang tanda ng pag-ibig, ng pagmamahal. Ang ganitong pagmamahal na may kasamang responsibilidad, ang ibig niyang masumpungan sa ating lahat. Sa talata pong ito,
tinitiyak ng ating Panginoon na si Jesus na ang kanyang ina na kanyang minamahal ay pagkakalooban ng pagmamalasakit at pagmamahal ng isang taong pinagkatiwalaan niya. Isang taong sobra-sobra ang kanyang tiwala. Walang iba kundi si John the Beloved. Kaya naman po, mga minamahal, ang ikatlong wika naglalaman ng mga pananalitang punong-puno ng pagmamahal. Pagmamahal ng isang anak sa isang ina. Pagmamahal din naman ng isang ina sa kanyang anak. Maraming salamat po. Purihin ang ating Panginoon. Purihin ng Diyos, sa oras pong ito, dadako po tayo sa ika-apat na bahagi ng pitong wika ng ating Panginoong Jesus doon sa cross. Matatagpuan po natin ito sa Mateo 27:45-46. Ang sabi po dito, nang mag-alas 12 na ng tanghali, dumilim ang buong lupain sa loob ng 3 oras. Nang mag-alas 3 na ng hapon, sumigaw si Jesus ng malakas, Eloi, Eloi, lema sabachthani, nang ibig sabihin ay Diyos ko, bakit mo ko pinabayaan? Sa unang talatang binasa natin, dumilim daw po ang paligid ng 3 oras. At sa oras po na iyon, ay ang Panginoong Jesus mag-isa doon sa cross. Ano kaya ang nasa kanyang isip? Sa ating pong panahon ngayon, marahil nakadarama kayo na nag-iisa o marahil may takot, pangamba o anumang nararamdaman o insecurities probably kung anong magiging bukas o anong magiging future. Mga kapatid, gusto kong ang panalangin ko ay makakuha o makahugot po tayo ng lakas sa mensahe ng ating Panginoong Jesus sa kanyang winika doon sa cross ng Kalbaryo. Hanggang ngayon po, ito ay buhay na buhay. At ang kapangyarihan ng Holy Spirit, ng Banal na Espiritu Santo, ang siyang pong kumilos sa ating mga puso, sa ating pakikinig ng kanyang salita. Alam nyo, ang mensaheng ito, Diyos ko, bakit mo ako pinabayahan? Ito po ay mensahe ng kanyang dakilang iyak dahil sa pag-ibig sa bawat isa po sa atin. The pain and the sadness na naramdaman ng Panginoon Jesus nung nandun siya sa cross ng Kalbaryo dahil ito po sa pag-ibig niya. Sangkatauhan. Alam niyo kung bakit? Sapagkat kung meron mas higit na kakakilala sa ating Diyos Ama, walang iba kundi siya ang ating Panginoong Jesus. Alam niya na ang ating Ama sa langit ay hindi kayang tingnan ng kasalanan. Malinaw na sinabi sa Isaiah 59:2, nagsabi doon, at ang inyong mga kasalanan ay siyang nagpakubli sa kanyang mukha sa inyo. Totoo po, sapagkat ang mata ng ating Panginoon ay dalisay at hindi niya kayang tingnan ang kasamaan. Ito po ay bunga ng sinabi ng Roma 3:23 ng lahat ng tao ay nagkasala at walang nakaabot sa kalawalatian ng Diyos. Sa versikulo 10 po ang sabi doon, wala matuwid, wala kahit isa. Kahabag-abag po ang ating kalagayan kung titingnan po natin. Dahil ang sabi ng Roma 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ito ang pinakadahilan kung bakit tumungo si Jesus dito sa lupa. At tinapos po niya ang kanyang gampanin doon sa cross ng Kalbaryo na kung saan ay kauna-unahang pagkakataon ng buhay ng ating Panginoon Jesus ang maranasan niyang mahiwalay sa ating Ama nang dahil sa ating mga kasalanan upang siya po ang magbayad ng ating kasalanan. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Subalit ang regalo ng Diyos ay buhay na wala hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Si Jesus po ay nagpunta rito at ang sabi ng Unang Pedro, Kapitulo 2:24, na kinuha at binitbit ni Jesus ang ating kasalanan sa kanyang katawan upang sa ganon, ikaw at ako
ay mapanumbalik, maging matuwid sa harap ng Diyos. Upang sa ganun, maranasan natin ang kanyang dakilang layunin sa ating buhay. Alam nyo, napakahirap po sa mag-ama o maging sa ating normal na relasyon yung pong magkahiwalay. Can you imagine for the first time, naramdaman ng ama at ng anak, Diyos ama at ng Diyos anak, nang sila'y mahihiwalay sa bawat isa sa pagkakataon na yon upang bayaran lamang ni Jesus ang ating mga pagkakasala. Alam nyo, tama lang na tanggapin natin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay sapagkat binayaran niya ang ating kasalanan doon sa krus ng Kalbaryo upang sa ganon makapanumbalik tayo sa Diyos Ama at ang ating relasyon sa Kanya ay muling maging maayos. Ito ang sigaw ng ating Panginoong Jesus, Eloi, Eloi, lama sabachthani, my God, why hast thou forsaken me? Naramdaman ito ng Panginoong Jesus upang sa panahon natin ngayon at sa pagtanggap natin sa Kanya at doon sa Kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo, hindi na po natin maranasan o maramdaman o maisip man lang na tayo ay pinabayaan ng Diyos dahil sa ating kasalanan. Hindi po, dahil ginawa na po ito ng ating Panginoong Jesus para sa iyo at para sa akin, para sa ating pong lahat. Ito po ang ika-apat na isinigaw at sinabi ng Panginoon, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan upang ikaw at ako ay hindi na muling maranasan ang mahiwalay sa Diyos. God bless you. I thirst. This is the fifth saying of Jesus Christ at the cross of Calvary. The shortest utterance, pinakamaiksing winika niya po, subalit punong-puno ng kapahayagan. Nais ko lang pong basahin ang John chapter 19, verse 28. After this, Jesus, knowing that all things were now accomplished, that the scripture might be fulfilled, said, I thirst. Ako'y nauuhaw. Nakapaloob po dito ang napakayaman na kapahayagan. Una ng kanya pong pagkatao, his humanity. At ang pangalawa po yung kanyang pagka-Diyos o yung kanya pong divinity. In the case of his humanity, kayo po ba ay nakaranasan na mag-exercise at umabot kayo ng 6 na oras? Alam niyo po, according to the science of exercise, sa loob pa lamang daw po ng 1 oras, nagsisimula ng ma-dehydrate ang iyong katawan. Isipin lang po ninyo kung ito ay natapos nyo hanggang 6 na oras. Marahil po, walang ibang panawagan ng lahat ng bahagi ng inyong katawan at ng inyong pag-iisip kung hindi po maibsan ng inyong kauhawan. Sisigaw din po kayo ng, I thirst, I thirst, I thirst. Balikan lang po natin ang krus. Si Kristo po, nung nakabayubay siya doon sa krus ng Kalbaryo, ni-record po sa ni Mark sa kanyang naisulat sa Mark chapter 15 verse 25 na si Jesus po ay nakabayubay sa krus ng 6 na oras simulang 9 ng umaga hanggang 3 po ng hapon. Siya po ang kanyang katawan, tinutuyo siya ng araw at alam natin itong katawan na ito ay composed ng 60% ay tubig. Tama lang po at maranas niya yung sakit na yun at ang pangangailangan ng kauhawan dahil po siya'y tao. Nararapat lang din kasi na ang tagapagligtas ay magkatawang tao. Katulad mo at katulad ko. Na si Kristo Jesus, naramdaman niya ang hirap, ang sakit at dusa. Naranasan niyang umiyak, mapagod, mauhaw. Isang totoong kapahayagan na siya'y tagapagligtas dahil siya po ay nakakaramdam ng lahat po ng ating naramdaman. Ang pangalawang kapahayagan po nito ay ang kanyang divinity. Nais ko lang po kayong dalhin doon sa John chapter 4. Meron pong napagandang tagpo doon na noong ang kanyang mga disipulo ay iniwanan si Kristo at nagpunta sila sa bayan upang humanap ng makakain. Si Jesus po ay nagtungo sa isang pamilyar na lugar kung tawagin po ng Biblia ay Jacob's Well. Natagpuan niya ang babaeng Samaritana. At doon po sa kanilang konversasyon
alam natin na doon sa chapter 4 ng John, si Jesus ay pagod. At with all respect, humingi po siya ng tubig. Sinagot siya ng babae, hindi nararapat mag-usap ang katulad mo at katulad ko na sa kulturang pinaghihiwalay tayo ay ito ay hindi pinahintulutan. Ang sabi niya dito sa babaeng ito, kung nalalaman mo lang kung sino ang kausap mo, na habang patuloy silang umiinom sa balong ito, patuloy silang mauuhaw. Subalit sila na makakatikim o mabibigyan ko ng tubig na nanggagaling sa akin, kailanman hindi na sila mauuhaw. Dahil ako, ang sabi ni Jesus, ang water of life. I am the fountain of the living water. At ako ang pinagagalingan ng buhay na wala hanggan. Balikan natin ang sinasabi ni Kristo doon. Alam niyo po doon sa verse 28, hindi lang po isang komunidad ang nangaligtas, kung hindi isang syudad, ang sabi ng Biblia. Nung nasa krus si Jesus, winika niya ito. Muli, siya'y nabuhaw. Alam niyo po ba ang uhaw na yun? It's more likely a passion of something that you need to fulfill. Isa pong marubdob na hangarin na hindi ka matutulog, hindi ka mapapagod, hindi mo tatapusin ang araw, ang panahon na i-google hanggat hindi mo mapapangyari ang iyong pangarap o ang iyong misyon. Si Kristo nung nakapako sa krus, isa lang ang misyon niya ay ang iligtas niya ang sangkatauhan. Totoo, winika niya yung salita nga po, inauuhaw. Naalala ko lang kasi na iligtas niya ang isang syudad sa isang simpleng kapahayagan kung sino siya dahil nauuhaw siya. Pero sa mga sandaling yun po, habang siya nakapako naman sa krus ng Kalbaryo, ito po ay ang angarin ni Kristo na iligtas niya ang sangkatauhan. That for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whomsoever believeth in Him should not perish but have an everlasting life. Ito po ang kauhawan ni Kristo, ang misyon niya na iligtas ang sangkatauhan. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Praise the Lord. Ang ika-anim pong salita na sinabi po ng ating Panginoong Jesus doon sa krus ng Kalbaryo ay matatagpuan sa John chapter 19 verse 30. Ang sabi po, therefore when Jesus had received the sour wine, he said, it is finished. And he bowed his head and gave up his spirit. Ang sabi po ng banal na kasulatan, sabi ng Panginoong Jesus, it is finished. Naganap na. Natapos na. Ang ibig bagang sabihin ng ating Panginoong Jesus, natapos na niya ang misyong ipinagagawa sa kanya ng kanyang amang sumasalangit na tubusin ang lahi ng sangkatauhan sa tiyak na kapahamakan sa dagat-dagat ang apoy ng impyerno. Kung kaya't ang sabi po ng Matthew chapter 26 verse 39 nung nananalangin ang Panginoong Jesus dun sa Garden of Gethsemane ay sinabi niya, Ama, kung pwede, kung posible ay ilagpas mo sa akin ang sarong ito na tumutukoy sa saro ng kanyang paghihirap at pagdurusa at karumaldumal na kamatayan dun sa krus ng Kalbaryo. Sinabi ng Panginoong Jesus, kung pwede, ilagpas mo sa akin ang sarong ito. Pero huwag ang kagustuhan ko o ang kalooban ko, bagkos ang kalooban mo ang mangyari. Pero purihin ng Diyos dahil sinabi ng Panginoon, huwag ang kalooban ko, ang kalooban mo ang mangyari. At ginanap niya ang kalooban ng kanyang amang sumasalangit at dun sa krus ng Kalbaryo ay idiniklara niya at sinabi niya ang katagang ito, it is finished. Sabi po ng Galatians chapter 3 verse 13,
tinubos niya tayo sa sumpa ng mga batas. Tinubos niya tayo sa sumpa ng kasalanan, sa sumpa ng sakit at karamdaman, sa sumpa ng kahirapan, sa sumpa ng kamatayan. Sabi po ng Hebrews chapter 10 verse 11 to 12, yung mga priests, yung mga saserdote, araw-araw sila'y naghahandog ng mga handog na hindi nakapag-aalis ng mga kasalanan. Pero ang taong ito tumutukoy sa ating Panginoong Jesus, ang Diyos na nagkatawang tao. Matapos maghandog at ihandog ang sarili at mamatay dun sa krus ng Kalbaryo, ay naluklok sa kanang kamay ng Amang sumasalangit. Nakalulungkot po, napakarami pong tao sa ating kapanahunan sa paniniwalang sila'y makatatanggap ng mga pagpapala, ng kagalingan sa kanilang sakit o sa sakit ng kanilang mahal sa buhay. Ang ginagawa nila, pinapahirapan ang kanilang sarili, sinusugatan, pinapako ang kanilang mga sarili at gumagawa ng lahat ng pahirap sapagkat ang kanilang paniniwala marahil ito ang paraan para matanggap ang mga himalang kinakailangan. Pero sinabi po ng banal na kasulatan nang ihandog ng ating Panginoong Jesus ang kanyang sarili at namatay doon sa krus ng Kalbaryo, siya'y naupo at nalukluk sa kanang kamay ng Amang sumasalangit. Kung nais nating maranasan ang himala, pagpapala, kagalingan, kasagutan sa ating mga panalangin, magtiwala po tayo sa ating Panginoong Jesus na nagsabi sa Hebrews 13 verse 5, hindi nga tayo iiwan, hindi nga tayo pababayaan. Sinabi niya sa 1 Peter chapter 5 verse 7, ipagkaloob niyo sa akin, ibigay niyo sa akin ang inyong mga alalahanin sapagkat ako'y nagmamahal sa inyo. Sinabi ng Romans chapter 8 verse 31, kung ang Diyos ay suma sa atin, sino ang makalalaban sa atin? Sinabi niya sa Philippians 4:13, ang lahat ng bagay ay kaya nating gawin o pagtagumpayan sa pamamagitan niya na nagpapalakas sa atin. At naalala ko po ang sinabi ng ating Panginoong Jesus sa John 16 verse 33, sinabi niya, ang mga bagay na ito'y sinasabi ko sa inyo. Sa inyong pakikipag-isa sa akin, magkakaroon kayo ng kapayapaan. Kapayapaang hindi kayang ibigay ng sanlibutan. Kapayapaang galing sa Diyos. Sabi ni Jesus, sabi ng Panginoong Jesus, sa mundong ito, magkakaroon kayo ng kapighatian. Makararanas kayo ng iba-ibang uri ng problema. Bagyo ng buhay. Katulad na po ng nararanasan ng mundo sa ating kapanahunan, ang paglaganap ng COVID-19, sinabi ng Panginoong Jesus, sa mundong ito, magkakaroon kayo ng kapighatian. Pero magala kayo, matuwa kayo, sapagkat tinalo ko na, pinagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Nais mo bang maranasan ang bukas na langit na pagpapala galing sa Diyos? Nais mo bang maranasan ang makapangyarihang kamay ng Diyos na nagpapagaling, nagpapala? Kung nais mong maranasan ang buhay mo'y tunay na mabago, ang kailangan mo panampalatayaan ang sinabi ng Panginoong Jesus dun sa krus ng Kalbaryo, sinabi niya, it is finished. Naganap na, natapos na. Tanggapin mo ang Panginoong Jesus sa iyong puso't buhay bilang iyong Panginoon, sariling Diyos at sariling tagapagligtas. At tinitiyak ko sa iyo, mararanasan mo ang katotohanan si Jesus, ang Diyos ng Himala, na hindi nagbabago kahapon, ngayon, at magpakailanman. Praise the Lord.
Purihin po ang Panginoon at ngayon naman po idadako tayo sa pinakahuling salita ng ating Panginoon sa seven last words na kanyang binitiwan noong unang Biyernes Santo. Mababasa po natin sa Luke chapter 23, beginning verse 44 up to verse 49. It was now about the sixth hour, and darkness came over the whole land until the ninth hour. For the sun stopped shining, and the curtain of the temple was torn into two. Jesus called out with a loud voice, "Father, into your hands I commit my spirit." When he had said this, he breathed his last. The centurion, seeing what had happened, praised God and said, "Surely this was a righteous man." When all the people who had gathered to witness this sight saw what took place, they beat their breast and went away. But all those who knew him, including the woman who had followed him from Galilee, stood at a distance watching these things. Ang ikapitupong wika ay dito po makikita nga sa verse 46 ng Luke chapter 23. "Father, into your hands I commit my spirit." Makikita po natin bagong malagutan ang hininga ang Panginoong Jesus. Yung pong naghihiwalay na kurtinang makapal between the holy place and the most high holy place ay bigla pong naputol sa gitna. Ang ibig sabihin po roon sa kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo, yung pong most holy place ay nabuksan na sa lahat ng klase ng tao na pwedeng makapasok sa holy or most holy place dahil sa ginawa ng ating Panginoon sa Kristo ang paghahandog ng kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo. Natapos niya ang kanyang misyon noong ang kanyang banal na dugo na walang bahid kasalanan, exempted sa original sin because of his virgin birth, ay naibubo niya, naitigis niya at naipadaloy sa krus ng Kalbaryo. The one and only blood in heaven and on earth that has the power to remit sins, to wash away the sins of mankind. At ang significance po rito, yun hong curtain na makapal, by the awesome power of God, ay biglang nabiyak sa gitna. Ibig sabihin po, sa Old Testament, ang mga po pwede lang makapasok doon sa most holy place ay mga high priest once a year. At hindi po pwede ang ordinary priest. Pero dahil po sa sakripisyo, na kumpleto na ang sakripisyo na ibinigay ng ating Panginoon Hesukristo sa krus ng Kalbaryo, ay nahati na sa gitna ang kurtina. Kaya po, bukas na sa lahat ng tao ang paglapit sa Diyos sa magitan ni Kristo Jesus. At dito po makikita natin ang ating Panginoong Hesukristo na tunay na Diyos na katawang tao. Yung sinasabi sa John chapter 1, verse 1, "In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God." At sinabi roon doon sa John chapter 1, verse 3, "Everything was created for Him, through Him, and by Him, and without Him, nothing can be created into existence." Pinakita roon na the Word who was God is the co-creator of God the Father and God the Holy Spirit. Sa verse 14 in John chapter 1, "The Word who became flesh." The Word who was God became flesh. Nagkatawang tao. At nakita natin si Jesus Christ, He became flesh. And we have seen His glory as the only begotten Son of the Father, full of grace and truth. Ang Diyos po ay Espiritu, at bilang Espiritu, hindi siya pwedeng mamatay sa krus ng Kalbaryo. Kaya nagkatawang tao ang ating Panginoon sa Kristo upang maihandog niya ang kanyang buhay, isang buhay na busilak ang puso, walang bahid kasalanan, exempted sa original sin because of his virgin birth. At dun sa kanyang pagkamatay sa krus ng Kalbaryo, ay nakumpleto niya, dun niya sa John chapter 19, verse 30, yung ika-anim na wika, "Father, it is finished." Natapos ni Jesus ang kanyang misyon dito sa lupa, yung may handog niya ang kanyang buhay, nandun sa kanyang dugo na naibubo niya sa krus ng Kalbaryo. Marami pong significant messages dito. Ayoko lang makalimutan yung nakalagay sa Hebrews 9:22, "Without the shedding of the blood, there can be no remission of sins."
Pero ang mahalagang gusto kong bigyan din ho, mas ang gusto kong bigyan din dito sa huling salita ng Panginoon, Father, into your hands I commit my spirit. Ang tao po'y binubuo ng espiritu na may kaluluwa, pag-iisip, pakiramdam, at may katawan. At sang sabi po ng Panginoong Jesus, Father, into your hands I commit my spirit. Isang magandang lesson o isang cardinal lesson ito sa buong sangkatauhan. Mahalaga na ang buhay po natin ay makumit natin sa Panginoon. Si Jesucristo na bagamat Diyos na nagkatawan tao, hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, at sinabi nga sa Matthew 28 verse 18, all power in heaven and in earth is given to me. Pero bago siya malagutan ng hininga, he committed his spirit unto the hands of the Father. Kaya mahalaga po sa ating mga tao, sa buhay natin ito, huwag natin kakalimutan ang kahalagang makumit natin ang ating spirit, makumit natin ang ating ang tunay nating pagkatao sa ating Diyos Amang sumasalangit. Upang sa ganoon may katiyakan na tayo po ay tunay ngang may buhay na walang hanggan. Sinabi nga ng Panginoong Jesus, sabi nga ng banal na kasulatan sa John 3:16, gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa makasalanan ng sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang bugtong na anak upang sino man sa kanya sumampalatay, huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang isang lesson po rito, bagamat si Jesucristo ay Diyos na totoo, nagkatawang tao, at nasa kanya lahat ang kapangyarihan sa langit at sa lupa, ang pangalan niya, ang sabi ng Philippians chapter 2, ang pangalan ng Panginoong Jesucristo, ang siyang pinakamakapangyarihan doon sa langit, na lahat ng tuhod sa langit ay luluhod sa kanyang banal na pangalan, at ang dila nila magsasabing Jesus Christ is Lord for the glory of the Father. Sa kabila ng kapangyarihang ipinagkaloob ng Ama sa kanyang bugtong na anak na si Jesus, ay hindi ho nakalimutan ni Jesucristo i-commit ang kanyang buong puso, ang kanyang buong espiritu sa Ama. Kaya mahalaga po tayong mga taong nabubuhay sa mundo, kung nagawa man natin ang ating role dito sa mundong ito, natapos na natin ang ating role sa buhay, huwag natin kalimutang i-commit ang ating buong pagkatao, ang ating puso. Ang puso po ng tao ay siyang espiritu ng tao. I-commit natin sa ating Diyos Ama. At ganun po ay may katiyakan tayo, selyado, selyado ang buhay na walang hanggan na ipinagkaloob ng Diyos sa inyo at sa akin. Sinabi ng banal na kasulatan, kapag si Jesucristo na nagkatawang tao, na naghandog ng kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo, ay tinanggap natin, kinilala natin bilang tunay na Panginoon at tagapagligtas at Diyos ang ating buhay, pagkakalooban tayo ng karapatang maging anak ng Diyos. But as many as received Him, to them gave He the right to become children of God, even to those who believe in His name. John chapter 1, verse 12. At kapag tinanggap natin si Lord Jesus bilang tunay na tagapagligtas at Panginoon ng ating buhay at Diyos ng ating buhay, binibigyan tayo ng immigration paper, the right to become children of God, the right to be a citizen of heaven. At ang consequence po noon, nakalagay sa 1 John chapter 5, verse 11, verse 12, verse 13, this is the testimony that God has given you eternal life. And this life is in His Son, Jesus. He who has the Son of God has life, and he who does not have the Son of God does not have life. And this is being written so that you will know that you have eternal life in the begotten Son of God, the Lord Jesus, so that you might believe on His name. Kaya napakahalaga po ang pagkukumit ng ating buhay sa Panginoon. Tinuturo ng Biblia, kahit na anong reliyon ang ating sapian, tayo po'y merong death sentence. Sapagkat hindi reliyon ang kailangan ng tao para maligtas sa kaparusahan ng kasalanan sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Ang kailangan po natin ay relasyon sa Diyos. At kapag si Jesus Christ ay kinilala natin bilang tunay na bugtong na anak ng Diyos na nagkatawang tao, namatay sa krus ng Kalbaryo dahil sa pag-ibig sa inyo at sa akin, at tinanggap natin siya bilang tunay na tagapagligtas, Panginoon at Diyos ng ating buhay, bibigyan tayo ng karapatang maging anak ng Diyos. At meron tayong katiyakang buhay
na walang hanggan. At hindi lamang po yun, sa kamatayan ng ating Panginoon Jesucristo, He succeeded in providing complete atonement. Ano po yung complete atonement? Yun po ang substitution na ginawa ng Panginoon Jesucristo sa kanyang vicarious death on the cross of Calvary. Kayo at ako na nabuhay sa kasalanan, nagmana ng kasalanan, nabuhay sa kasalanan, ay mapatawad sa kasalanan at maging katuwiran ng Diyos. 2 Corinthians 5:21, ito po ang bahagi ng atonement provided by the Lord Jesus Christ for you and me. Jesus Christ who knew no sin but was made sin for you and me, so that we who are sinners can be made as the righteousness of God in Christ Jesus. Pag sumampalataya tayo kay Jesus, kinilala natin ang kanyang supreme sacrifice on the cross of Calvary, ay tayo po na makasalanan, ay nahuhugasan ng banal na dugo ng Panginoong Jesucristo, naging partaker tayo ng divine nature of God, hallelujah, at tayo po'y pinagkakalooban ng karapatang maging anak ng Diyos, at meron tayong katiyakan ng buhay na walang hanggan. Hindi lamang po yun, nagiging matuwid tayo sa harap ng Diyos sa magitan ni Kristo Jesus. Tayo na dakila sa kasalanan ay naging righteousness of God in Christ Jesus. At pag tayo righteousness before the eyes of God, we can enter the inner chamber of God the Father anytime and ask anything from the Father in the name of Jesus, and the Lord assured us of God's answer to our prayers. Naalala ko yung sabi ni Lord Jesus sa John chapter 16, verse 23 and verse 24, on that day when Jesus is already ascended unto the right hand of the Father after His death, burial, and resurrection from the dead. Ang sabi po roon, once He is ascended unto the right hand of the Father, anything you ask My Father in My name, you can receive. Until now, you do not ask in My name. Ask and you shall receive, that your joy will be full or will be complete. It is the will of God that your joy will be complete. John chapter 16, verse 23, verse 24. Hallelujah. Kaya napakahalaga po na na-acknowledge natin ang supreme sacrifice ng ating Panginoon. Hindi lamang sa spiritual salvation, kasama na sa atonement ang physical salvation. Physical salvation. Naalala ko yung nakalagay sa Isaiah 53 verse 5, He was wounded for our transgressions, bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was laid upon Him. By His stripes, we are healed. Hindi lamang spiritual healing or spiritual salvation, kasama ng physical healing, physical salvation, by the stripes of Jesus, by the wounds of Jesus, you are healed, I am healed. Kaya humahalaga yung Psalm 103 as a reminder to us, verse 2, Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits, He who forgives all our sins, and He who heals all our diseases. Kaya ang Diyos po ay siyang hindi lang tagapagligtas ng ating kaluluwa, manggagamot pa rin ang ating sakit at karamdaman. Unless itinakda ng Diyos yung time for us to go home. Yung tinatawag sa Bible na Hebrews chapter 9 verse 27, it is scheduled or it is appointed unto all men to die once and then the judgment. Hanggang hindi dumarating sa atin yung schedule natin para tayo mamatay at umuwi sa langit, we can avail ourselves of God being Jehovah Rapha, the God who healed His people. Hindi lamang sa physical healing or spiritual salvation, physical healing ang atonement. Kasama na rin ang financial, material healing, financial healing. Ayaw ng Diyos ng poverty. Poverty is a curse. And Jesus Christ was made as a curse on the cross of Calvary so that He had redeemed humanity from the curse of poverty. Kaya ho, nakalagay sa 2 Corinthians 8:9, ang sabi roon, Jesus Christ who was so rich, yet became so poor, so that through His poverty, we can be rich. Hallelujah. Kaya ang atonement po ay binubuo ng spiritual salvation, physical salvation, and even financial salvation. Na makikita nating reminder sa 3 John 2, King James Version Bible, ang sabi po roon, My beloved, I wish above all things that thou mayest prosper, be in health, as your soul prospereth. Sa pagkamatay ng ating Panginoon sa Kristo, pagkalibing at pagkabuhay na maguli, nakumpleto niya ang
gospel of the kingdom of the Lord Jesus Christ. Sa oras na ito, bago ako manalangin, mga minamahal, hallelujah, naalala ko sa James, you do not receive because you do not ask. We have to pray. If we want to receive heavenly blessings, if we want to receive whatever we need from the living God, hallelujah, ang sabi ng ating Panginoon sa Kristo sa Matthew 11 verse 28, anyone of you who labor, who is heavily laden, come to me and I will give you rest. Sino man sa inyong nabibigat ang lubha, may pasanin, may mabigat na mga problema, lumapit lamang kayo sa akin, bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Sinong may sabi rito? Ang bugtong na anak ng Diyos na nagsabing all power in heaven and in earth is given unto His hands. Matthew 28 verse 18. Siya'y kumakatok sa inyong puso. Ang makarinig ng kanyang tinig, magbukas ng pinto ng kanyang puso, siya'y papasok hahapon. And He will sup with us and we'll be with Him forever. Ito po ang sabi sa Revelation 3:20. Kumakatok ang Panginoon in the name of Jesus. Kaya mahalaga po mga minamahal na papasukin natin si Jesus sa ating puso, ang ating Panginoon, at tanggapin natin siya, i-commit natin ang ating buhay sa Kanya. Let us commit our life to Him. Let us commit our heart, our spirit to the Father. Sumunod po ang lahat sa panalangin ito bago po ako magkaroon ng huling pastoral prayer para sa inyong pangangailangan. Sabihin po ninyo kung buong puso ang pagtanggap niyo sa Panginoong Jesus. Sabihin niyo, Lord Jesus, I believe you are the begotten Son of the living God and you became man. You died on the cross of Calvary because of my sins. You shed your holy blood for the remission of my sins. You rose up from the dead for my justification. Lord Jesus, forgive me for all my sins. Cleanse me with your holy blood shed on the cross of Calvary. I surrender my life to you. I commit my spirit unto you, Lord. Be my Savior, be my Lord, and be my God. Fill me with your Holy Spirit, Lord, and help me to live this life according to your perfect will. I love you, Lord, because you love me first. Hallelujah. Hallelujah. Ako na lang po mananalangin. Kung kayo may sakit, ipatong ang isang kakamay niyo sa bagay ng katawan niyong may sakit as point of contact. Any kind of sickness or disease, including the new coronavirus disease, walang imposible sa Panginoon. Ang sabi ng Diyos, anuman ang inyong problema, anuman ang inyong kailangan sa Diyos, imposible man. Sinabi ng Diyos sa Jeremiah 32 verse 27, I am the God of all flesh. Is there anything too hard for me to do? Sinabi niya sa Luke 18:27, those things which are impossible with men are possible with God. Lahat ang imposible sa tao, imposible ang lahat sa Diyos. At sinabi ni Jesus, ni Lord Jesus, sa Mark 9:23, nothing is impossible to those who believe. Sino man ang lumalapit sa Kanya, sa anumang paraan, hindi niya itataboy. John 6:37, anyone who comes to me, in no way will I cast him out. Wow, wonderful Lord. Thank you, Lord. Ano inyong kailangan? Kung may sakit kayo, may karamdaman, ipatong isang kamay sa bagay ng katawan yung may sakit, may karamdaman. Kung kayo may problema sa finances, sa relationship sa pamilya, o problema sa public office, sa private office, o sa husgado, o anumang klaseng problema, tandaan natin, pagsamasamahin man ang problema sa buong mundo, your God, my God, hallelujah, is even much, much bigger and much, much greater than the totality of problems in this world. Magtiwala lamang tayo sa Panginoon. Dakilang Diyos amang sumasalangit, iunat mo ang iyong makapangyariang kamay, ang iyong mapaghimalang kamay, ang iyong mapagpagaling na kamay, o Diyos, buksan mong bintana ng kalangitan. Sa pangalan lamang ng Panginoong Hesukristo amang banal, iunat mo po ang iyong kapangyarihan, ang iyong mapagpala, mapaghimalang kamay. By the power of your Holy Spirit, patungan mo ang mga sumusubaybay sa live stream na ito at sa television program na ito, Panginoon. Hallelujah! Lord, abutin mo sila ng iyong mapaghimalang kamay, mapagpagaling na kamay. In the mighty name of Jesus, padaluin mo ang surging resurrection power ni Jesus, the same Spirit that raised up Jesus from the dead. Hallelujah! Quicken their spirit, quicken their soul, quicken their mortal body in Jesus' name. Even quicken their finances, O God, in the mighty name of Jesus. In the name of Jesus, I rebuke all the works of the devil
all sicknesses, all diseases. I rebuke even coronavirus disease. I rebuke you and cancel you by the holy blood of Jesus. Get out of the bodies of these people who were redeemed by the holy blood of Jesus and who were healed by the stripes of Jesus and who are made whole by the power of the Holy Ghost. Receive your miracle healing. Receive all heavenly blessings. Receive all the benefits of Calvary. Salvation, healings, deliverance, even financial victory and miracle. Receive your promotion. Receive the peace that passeth understanding. Receive your complete victory. Thanks be to God who gives you victory through Christ Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hanggang sa muli, mga mayamahal, ang kininyo ang tagumpay. Purihin ang Panginoon. Alalasikalalamakanda. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. Everybody say, thank you, Lord. I receive, I believe, I receive. Thank you, Lord. I believe, I receive. Bakit mahalaga po ito? Sinabi sa Mark 11:24, therefore, whatsoever you desire, when you pray, believe that you receive, and you shall have them. Hallelujah. Everybody say, thank you, Lord. I believe, I receive. I believe, I receive. I believe, I receive. In Jesus' name, believe that you receive, and you have them. Thank you, Lord. Thank you, Lord. We praise you. Give back to you all the glory in Jesus' name. Amen and amen. Hanggang sa muli, God bless you more. God bless the Philippines. God bless Israel. And God bless all the nations of the world. To God be the glory.